Ang Matalinong Prinsipe, kwento ni Sarah Albee, iginuhit ni George Ulrich. Isang matalinong prinsipe ang nakasakay sa kanyang kabayo na dumaan sa kagubatan isang araw. Nang may isang pirasong papel ang lumutang sa hangin at napadpad sa kanyang mga kamay. "Hark!" sinabi niya. Pigil ang kanyang mapagkakatiwala ang kabayo at pinag-aralan ang nakasulat sa papel. Ito ay puno ng mga kalkulasyon ng matematika. "Ano ito?" buong pagtataka niya. Ang papel ay tila nagmula sa isang maliit na bintana sa tok ng isang napakataas na tore. "Meron sigurong tao na nakakulong sa tore na iyon," naisip ng prinsipe. Marahil ito ay isang matalinong prinsesa at sinisikap niyang kalkulahin kung paano bumaba. Tumalon siya mula sa kanyang kabayo. "Dapat kong iligtas ang binibini na iyon," sabi niya. Tinitigan niya ang bintana. Ngunit isang malaking hamon ang umakyat sa mataas na tore. Sa kabutihang palad, gusto ng prinsipe ang mga bagay na mapanghamon. Pagkatapos isulat ang sariling matematikong kalkulasyon sa kanyang maliit na kwaderno, isinara ito at hinalungkat ang bag ng kanyang kabayo. "Aha!" sinabi niya habang kinuha niya ang ilang mga gomang pambomba sa inidoro. "Ito ang mga bagay na kailangan ko." Umusad paakyat ang prinsipe, maingat na pinagsasalitan ang mga pambombang goma paakyat sa tuktok ng tore. Ngunit sa kalahatian, nadaan siya sa isang parte na merong madulas na lumot. Dumulas siya pababa at lumagapak sa ilalim. Ang prinsipe ay hindi ang uri ng tao na madaling sumuko. Minsan pa, nagsulat siya ng ilang kalkulasyon sa kanyang kwaderno at pagkatapos ay hinalungkat ulit ang kanyang bag. "Aha!" sabi niya at kinuha niya ang isang martilyo at mga pako. Tapos siya ay nangalap ng ilang mga tablang kahoy na nakahilig sa ibaba ng tore. Ang prinsipe ay nagsimulang gumawa ng ilang mga hakbang na hagdan pataas sa gilid ng tore. Paakyat ng paakyat ang prinsipe, minamartilyo ang bawat bagong tablang hagdan. Ngunit noong siya ay nasa ikatlong bahagi na ng pataas, nasira ang kanyang plano. Naubos na ang mga tablang kahoy. Sa isang malalim na buntong hininga, ang prinsipe ay napilitan ng bumaba pabalik habang inaalis ang kanyang hindi nagtagumpay na hagdanan. Wala man lang pag-aalala, ang matalinong prinsipe ay nag-isip na nag-isip at pagkatapos ay nag-isip muli. Ang kanyang kabayo ay umiling-iling at nag-ingay. Nagbigay ito ng ideya sa prinsipe. Siya ay kumuho ng lubid mula sa bag at itinali ito sa dulo ng isang bato. Pagkatapos ay inihagis ang bato pataas sa ibabaw ng sanga ng isang mataas na puno. Tinanggal ang pagkakatali sa bato at itinali ito sa kanyang kabayo. Iyong kabilang dulo ng lubid ay itinali sa kanyang sariling baywang. "Diyan ka lang," ang sabi niya habang binigyan ang kanyang mapagkakatiwala ang kabayo ng isang magaang na tapik sa pigi. Sa kabutihang palad, ito ay isang napakatalinong kabayo. Nagsimula itong lumayo mula sa puno. Ang lubid ay nabatak at ang prinsipe ay itinaas hanggang sa itaas ng bintana. Hello? Tawag ng prinsipe nang narating niya ang bintana. Isang magandang prinsesa ang nakaupo sa isang mesa, nagsusulat sa isang pirasong papel. Tumingala siya upang tignan kung sino ang nagsasalita. Ang prinsipe ay ngumiti at yumugod bilang bigay galang. O yumukod kahit siya ay nakabitin mula sa isang mataas na lubid galing sa ibaba. "Natagpuan ko ang iyong kawili-wiling kalkulasyon," sabi ng prinsipe. Hawak ang nalukot ng piraso ng papel para makita ng prinsesa.
Ako ay isang matalinong prinsipe. Matutulungan mo ba akong umakyat dito sa bintana? Tanong niya. Bagaman lubos na nagulat, inilahad ng prinsesa ang kanyang kamay at tinulungang hatakin ang nakabiti na prinsipe. Tinanggal niya ang lubid at pinagpagan ang kanyang sarili. Ako ay dumating upang iligtas ka, makatarungang prinsesa, at iyon ay, sinabi niya, iniluhod ang isang tuhod. Umaasa ako na pakakasalan mo ako. Ang prinsesa ay lubhang nalito. Paano ko pakakasalan ng isang taong kakikilala ko lang? Siguro, maaari tayong bumaba dito sa tore at pumunta sa palasyo ng aking ama. Maaari nating makilala ang bawat isa sa laro ng badminton at sa ilang mga baso ng gatas. Ang prinsipe na tulad ng alam ng lahat ay nagustuhan ng hamon, nagsulat at sabik na tumayo. Siyempre, sabi niya sa isang yukod, bago muna ang lahat, binuklat niya ang kanyang maliit na kwaderno at wala sa isip ng nginuya ang pambura sa dulo ng kanyang lapis. Ano ba ang ginagawa mo sa kwaderno na iyan? Tanong ng prinsesa. Ang prinsipe ay tumingin mula sa kanyang mga kalkulasyon. Pinag-aaralan ko kung ano ang pinakamahusay na paraan upang makababa ka mula sa mataas na tore na ito, mahal na prinsesa. Sabi niya, halos nakuha ko na. Tinatanggap ko bilang isang hamon. Ang prinsesa ay nasamid kunwari. Hindi ko kailangan na mailigtas, salamat na rin, sabi niya. Gusto ko rito sa itaas ng tore. Dito ako gumagawa ng aking araling pambahay. Bukod dyan, upang bumaba, ang kailangan lang nating gawin ay... Sumakay sa elevator.